isang masaya at magandang araw na naman ng pagkatuto ngayon sa ating Itulay online tutorial. Yan, dito lamang sa Filipino 9 at tayo ay nasa ikalawang quarter na ng ating Module 2. Ako ang inyong laging makakasama sa Filipino 9, si Tutor Ryan, at maaari nyo akong i-follow at i-subscribe sa aking social media account na Facebook, YouTube at maging Instagram. Alright, so syempre sa araw na ito ay meron naman tayong panibagong aralin na matututuhan. Kaya't inaasahan ko na kayo'y muling magiging aktibo at partisipatibo sa ating tatalakayin ngayon. Ang ating paksang tatalakayin sa Filipino 9 ay tungkol sa panitikang Asyano, Pabula. Muli, tayo ay nasa quarter 2, week 2 ng ating pag-aaral. At syempre pa, binabati ko kayo dahil mga lodi kayo. Matagumpay ninyong nais sa katuparan ang mga gawain kaugnay ng ating unang aralin na tinalakay sa ikalawang kwarter. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At syempre pa, noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang tangka at haiku ng Japan. Natatandaan nyo pa ba ang tungkol sa tangka at haiku ng Japan? Na kung saan tinalakay natin ang tangka bilang mayroong 31 pantig na may 5 linya na may pardo na 777-55, gayon din ang 575-77 na pantig sa bawat taludtod. At syempre pa, bukod sa tangka, meron din ang Japan na haiku na meron namang 17 bilang ng pantig na may 3 linya lamang na may pardo na 575 o 557 na pantig sa bawat linya. Batid kong ang lahat ng ating tinalakay patungkol dito ay naging malinaw sa inyong lahat. Kaya't ngayong araw na ito ay magkakaroon na naman tayo ng panibagong sesyon, at sa pagtatapos ng sesyon na ito ay inaasahan na una, nakahihinuha ng damdamin ng mga tauhan batay sa dialogong napakinggan. Ikalawa, naiaantas ang mga salita batay sa tindi ng emosyon o damdamin. At syempre pa, ang ikatlo, nagagamit ang iba't ibang ekspresyon ng pagpapahayag ng damdamin. Alam kong lahat kayo ay nasasabik na o excited na sa ating tatalakayin aralin natin ngayon. Kaya naman, bilang simula, kilalanin muna natin ang sanggunian o kung saan nagmula ang ating pagbabatayang module ng ikalawang markahan, Module 2, Panitikang Asyano Pabula. Syempre pa, yan ay nagmula sa SDO Coronadal City. Pagbati po, pasasalamat at saludo sa lahat ng mga guro na nagmula sa SDO Coronadal. Siyempre, alam kong handang-handa na kayo mga lodi, kaya ano pang hinihintay ninyo? Simulan na natin! Una, hanapin natin sa loob ng pangusap ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit. Handa na ba kayo? Kung handa na, una, lumupasay ang tigre dahil sa sobrang gutom at hapong-hapo ang katawan habang nakahiga sa lupa. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang lumupasay? At batay sa panuto, matatagpuan natin ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit sa loob ng pangungusap. Kung ang sagot ninyo ay nakahiga, tama agad kayo. Ngayon, dumako tayo sa ikalawa. Inararo ng mga baka ang bukid upang may mapagtaniman sila sa kanilang lupang sinasaka. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang inararo? Kung ang sagot ninyo ay sinasaka, tama na naman kayo. Ngayon, ikatlo, malumanay at walang ligoy na nagsasalita ang kuneho na tila dahan-dahan itong naiintindihan ng tigre. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang malumanay? Nakita nyo na ba ang tamang sagot? At ito ay dahan-dahan. Malumanay, dahan-dahan.
Dumako naman tayo sa ikaapat. Humingi ng tulong ang tigre sa taong nakadungaw sa kanya na agad naman itong nakakaramdam ng pangamba habang nakatingin sa hukay na kinalalagyan nito. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang nakadungaw? Kung ang sagot niyo naman dito ay nakatingin, tumpak ang husay ninyo, tama na naman kayo. Ngayon dumako tayo sa ikalima. Labis ang pagsusumamo ng lalaki upang hindi kainin ng tigre. Ngunit kahit anong pagmamakaawa, gusto pa rin siyang sakmalin ito. Ngayon, ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang pagsusumamo? Kung ang sagot ninyo ay pagmamakaawa, ang husay ninyo, palakpakan ninyo ang sarili dahil tama na naman kayo. Ayan. So syempre, tunay na kayo ay mahusay at mga galing mga lodi, kaya thumbs up ang ibinibigay ko sa inyong lahat. Alam kong nasagutan ninyo ng maayos ang ating panimulang gawain. Ngunit kung hindi naman ay huwag kayong mag-alala dahil sa ating pagtatalakay ng ating aralin ngayon ay alam kong mauunawaan ninyong lahat ang mga ito. Ngayon, simulan na natin. Sa ating pagsisimula ay nais ko munang itanong sa inyo. Papaano ba kayo nagbibigay ng hatol sa isang sitwasyon? Paano ba kayo nagbibigay o nagtatanaw ng utang na loob sa tao o sa kapwa nating nagbigay sa atin ng kabutihan? Ang mga katanungan na yan ay may kaugnayan sa ating tatalakaying pabula na may pamagat na ang hatol ng kuneho. Ito ay pabula mula sa Korea na isinalin ni Vilma C. Ambat. Ang hatol ng kuneho. Noong unang panahon, nang ang mga hayop ay nakapagsasalita pa, may isang tigreng naghahanap ng pagkain sa gubat. Sa kanyang paglilibot, nahulog siya sa napakalalim na hukay. Paulit-ulit na sinubukan ng tigre ang makaahon, subalit siya ay nabigo. Sumigaw siya ng sumigaw upang humingi ng tulong, subalit walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, muling sumigaw ang tigre upang humingi ng tulong hanggang mapaos. Gutom na gutom at hapong-hapo na ang tigre. Lumupasay na lamang siya sa lupa. Naisip niyang ito na ang kanyang kamatayan. Walang ano-ano ay nakarinig siya ng mga yabag. Nabuhayan siya ng loob at agad na tumayo. Tulong! Tulong! Muli siyang sumigaw. Ah! Isang tigre, sabi ng lalaki habang nakadungaw sa hukay. Pakiusap! Tulungan mo ako upang makalabas dito! Pagmamakaawa ng tigre. Kung tutulungan mo ako, hindi kita malilimutan habang buhay! Naawa ang lalaki sa tigre, subalit naisip niyang baka kainin siya nito. Oh, gusto ko sanang tulungan ka, subalit nangangamba ako sa maaring mangyari. Patawad, ipagpapatuloy ko na ang aking paglalakbay. Wika ng lalaki at nagpatuloy nga ito sa kanyang paglalakad. Sandali! Sandali! Huwag mong isipin iyan! Pakiusap ng tigre. Huwag kang mag-alala. Pangako ko, hindi kita sasaktan. Nagmamakaawa ako. Tulungan mo ako. At kapag ako ay nakalabas dito, tatanawin ko itong malaking utang na loob. Tila labis na nakaawa ang tinig ng tigre, kaya bumalik ang lalaki upang tulungan ito. Nakahanap siya ng troso at dahan-dahan niyang ibinaba ito sa hukay.
gumapang ka rito, sabi ng lalaki. Gumapang nga ang tigre sa troso hanggang makaahon sa hukay. Nakita ngayon ng tigre ang lalaking tumulong sa kanya. Naglaway ang tigre at naglakad paikot sa lalaki. Sandali! Hindi ba nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan? Ito ba ang paraan mo ng pagpapasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Sumbat ng lalaki sa tigre. Wala na akong pakialam sa pangakong iyan dahil nagugutom ako. Hindi ako kumain ng ilang araw. Tugon ng tigre. Sandali! Sandali! Ang pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang puno ng pino kung tama bang kainin mo ako. Sige! Ang wika ng tigre. Pero pagkatapos natin siyang tanungin, kakainin na kita. Gutom na ako. Ipinaliwanag ng tigre at ng lalaki sa puno ng pino ang nangyari. Anong alam ng tao sa pagtanaw ng utang na loob? Tanong ng puno ng pino. Bakit ang mga dahon at sanga namin ang kinukuha ninyo upang mapainit ang inyong mga tahanan at maluto ang inyong pagkain? Mga taon ang binibilang namin upang lumaki. At kapag kami malaki na, pinuputol ninyo kami. Ginagamit ninyo kami sa inyong pagtatayo ng mga bahay at pagpapagawa ng inyong mga kasangkapan. At isa pa, tao rin ang humukay ng butas na iyan. Kaya utang na loob, huwag ka nang magdalawang isip, tigre. Sige, pawiin mo ang iyong guto. O anong masasabi mo doon? Tanong ng tigre habang nananakam at ninungusuan ang lalaki. Sa mga sandaling iyon ay dumaan ang isang baka. Hintay! Hintay! Pakiusap ng lalaki. Tanungin natin ang baka sa kanyang hatol. Sumang-ayon ang tigre at ipinaliwanag nga nila sa baka ang nangyari. Hiniling ng dalawang ang opinyon ng baka. Sa ganong akin, walang duda sa kung ano ang dapat gawin. Wika ng baka sa tigre. Dapat mo siyang kainin. Tingnan mo, mula nang kami ay maisilang, naglilingkod na kami sa mga tao. Kaming mga baka, nagbubuhat ng mabibigat nilang dalain. Inaararo namin ang bukid upang makapagtanim sila. Subalit, ano ang ginagawa nila kapag kami ay tumanda na? Pinapatay kami at ginagawang pagkain. Ginagamit nila ang aming mga balat sa paggawa ng kung ano-anong bagay. Kaya wag mo akong tanungin tungkol sa pagtanaw ng utang na loob. Kainin mo na ang taong iyan. Tingnan mo, lahat sila ay sumasang-ayon sa akin. Kaya humanda ka na sa iyong kamatayan. Wika ng tigre habang bumibelo ito upang sakmalin ang lalaki. Alam na ng lalaki na ito ang kanyang katapusan. Nang biglang dumating ang lumuluksuluksong kuneho. Sandali, tigre! Sandali! Sigaw ng lalaki. Ano na naman? Singhal ng tigre. Pakiusap! Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Tanungin natin ang kuneho para sa kanyang hatol kung dapat mo ba akong kainin. Walang kuwenta! Alam mo ang sagot niya. Pareho lang sa sagot ng puno ng pino at ng baka. Pakiusap! Parang awa mo na! Pagsusumamo ng lalaki. Sige! Pero huli na ito! Gutom na ako, sagot ng tigre.
isinalaysay ng tigre at ng lalaki ang nangyari. Matama namang nakinig ang kuneho. Ipinit ang kanyang mga mata at iginalaw-galaw ang kanyang mahabang tenga. Pagkalipas ng ilang sandali, muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Naiintindihan ko ang iyong isinalaysay. Subalit kung ako ang magpapasya at magbibigay ng mahusay na hatol, dapat tayong magtungo sa hukay. Muli ninyong isalaysay sa akin ang nangyari. Ituro ninyo sa akin ang daan patungo doon. Wika ng kuneho. Itinuro ng tigre at ng lalaki ang hukay sa kuneho. Tingnan natin. Sabi mo, nahulog ka sa hukay at ikaw naman ay nakatayo sa itaas. Wika ng kuneho sa tigre at sa lalaki. Pumunta kayo sa mga posisyon ninyo noon upang mapag-isipan ko ng mabuti ang aking hatol. Tumalon agad ang tigre nang hindi nag-iisip. Ang nais lamang niya ay matapos agad ang usapan ng makain na niya ang tao. Ah, ganito ang kalagayan niyo noon. Ikaw, tigre, ay nahulog sa hukay at hindi makaahon. Ikaw naman, lalaki, narinig mo ang paghingi ng saklolo kaya tinulungan mo ang tigre. Ngayon, maaari na akong magbigay ng aking hatol. Ang problemang ito ay nagsimula ng tulungan ng tao ang tigreng makalabas sa hukay. Paliwanag ng kuneho na tila may ibang kausap. Sa ibang salita, kung ang tao ay hindi nagpakita ng kabutihan at iniwan ng tigre sa hukay, walang naging problema. Kaya naisip ko na magpatuloy ang tao sa kanyang paglalakbay at dapat na manatili ang tigre sa hukay. Magandang umaga sa inyong dalawa! Wika ng matalinong kuneho at nagpatuloy sa kanyang paglukso. Muli, ito ang kwentong pabula na nagmula sa Korea, ang hatol ng kuneho. Ngayon, dumako naman tayo sa ating suriin at unawain. Una, batay sa kwento, tama ba ang naging hatol ng kuneho sa suliranin ng tigre at ng lalaki? Bakit? Kung kayo raw ang tatanungin, tama nga kaya yung naging hatol ng kuneho sa suliranin ng tigre at ng lalaki? Sa gawing akin, tama at matalin paraan ang ginawa ng kuneho sa kanyang hatol upang makalayang muli ang lalaki sa kamay ng tigre. Dahil nagbigay siya ng kabutihan o nagpakita siya ng kabutihan at tumulong sa tigre. Ikalawa, kung ikaw ang hatol sa sitwasyon, gagawin mo rin ba ang ginawa ng kuneho? Bakit? Marahil magkaroon kayo ng iba't ibang kasagutan, pero nasisigurado kong gagawin nyo rin ang kabutihang loob na ginawa ng kuneho para sa lalaking tumulong sa nangangailangang si tigre. Ikatlo, sa iyong palagay, kung nakapagsasalitang muli ang mga lilalang sa kalikasan natin ngayon, ano kaya ang kanilang hatol sa ating mga tao? Ipaliwanag. Marahil ang sagot ninyo dito ay, magagalit nga ang kalikasan sapagkat ang mga tao nga naman o ang ilang mga tao, kapwa natin, ay inaabuso at sinasamantala ang ating kalikasan. Ngunit sa kabilang banda, kung nakapagsasalita muli ang mga nilalang sa kalikasan, maaaring magkaroon ng pagpapaliwanag ito sa kanilang mga nararanasan sa kamay ng mga tao at maaaring maipaliwanag o maunawaan ng mga tao ang kanilang dapat gawin. Pang-apat,
Bilang kabataan, ano ang maimumungkahi mo upang maiwasan ang pang-aabuso sa ating mga hayop at kalikasan? Ano kaya ang sagot ninyo patungkol dito? At sa panghuling tanong, ikalima, kung may nagawang kabutihan ang ibang tao sa iyo, paano mo ito tutumbasan? Paano mo nga kaya tutumbasan ang nagawang kabutihan ng iyong kapwa sa iyo? Sa paanong paparaan? Isipin mabuti. Ngayon dumako na tayo sa kung ano ang pabula. Mga mag-aaral, ano nga kaya ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop ang kumakatawan o sumasagisag sa mga katangian o pag-uugali ng tao. Sa makatuwid, sila ang nagsisilbing mga pangunahing tauhan. At syempre pa, laging ang kwentong pabula ay nagiiwan ng mabubuting aral sa mga nakikinig at mambabasa. Ang mga halimbawang karakter na ginagamit natin sa pabula ay maaring ahas. Karaniwan itong nangangahulugan ng isang taong taksil. Pagong, pagiging makupad. Kalabaw, matyaga, taka, mayabang, at unggoy o matsing, isang tuso. Naalala nyo rin ba ang kwento tungkol sa pagong at matsing? Hindi ba sila ang pangunahing tauhan rin dito na nagbibigay ng magandang aral sa atin? Itinuturo ng pabula ang tama, patas, makatarungan, makataong ugali at pakikitungo sa ating kapwa. At sa pagbabasa nga ng pabula, mahalagang matutuhan ang mga damdamin o emosyon ng bawat tauhan upang mas lalong maunawaan ang layunin ng manunulat o ng author. At alam nyo rin ba na ang pagpapasidhi ng damdamin ay isang uri ng pagpapahayag ng saloobin o emosyon sa paraang papataas ang antas nito? Ibig sabihin, may level o antas ang emosyon o ipinapahulugan ng bawat salita. Nagagamit ito sa pamamagitan ng pag-iiba-iba ng mga salitang may ugnayang sinonimo o magkakaparehas na kahulugan. Ngayon, tingnan na natin ang halimbawa. Una, mga salitang nagpapahayag ng damdamin na magkakatulad ngunit may pagkakaiba-iba sa antas. Halimbawa, lungkot, bighati, hinagpis. Bilang may pinakamataas na level o antas na ipinapahayag na emosyon na damdamin ay hinagpis. Lungkot, bighati, hinagpis. Damot, ganid, sakim. Sakim bilang may pinakamasidhi o pinakamataas na antas ng saloobing pinapahayag sa salitang damot. Ngayon, dumako naman tayo sa iba't ibang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin. Ito ay naiuri bilang una, mga pangungusap na padamdam. Ito ay nagpapahayag ng matinding damdamin ginagamitan ng bantas na padamdam. Bilang mga halimbawa, sandali, sandali, hintay. Ah, walang kuwenta. Patawad. Ang mga halimbawang ibinigay ay halimbawa ng mga pangusap na padamdam, nagpapahayag ng matinding damdamin. Ikalawang ekspresyon sa pagpapahayag ng damdamin ay maikling sambitla. Ito naman ay mga salitang iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding
damdamin. Mga halimbawa, ah, wow, ngik, ay, yehey. Muli, ito ang mga sambitla o maikling sambitla na nagpapahayag pa rin ng matinding damdamin. Mapapansin natin na gumagamit rin ito ng dantas sa ulihang salita. Ikatlo, mga pangungusap na nagsasaad ng tiyak na damdamin ng isang tao. Ito naman ang mga pangungusap na may anyong pasalaysay kaya't nahihinuhang hindi gaanong matindi ang damdamin. Mga halimbawa, pagkaawa, labis na nakaawa ang tigre. Kaya bumalik ang lalaki at tinulungan siya. Ika-apat, mga pangungusap na nagpapahiwatig ng damdamin sa hindi diretsahang paraan. Mga halimbawa ng hindi diretsahang paraan? Una, naglaway ang tigre habang naglalakad ito paikot sa lalaki. Ikalawa, sige tigre, pawiin mo na ang iyong gutom. Muli, ito ay mga halimbawang pangusap na nagpapahiwatig ng damdamin ngunit sa hindi diretsahang paraan. Dumako tayo sa ikalimang uri, mga salitang naglalarawan para sa pagpapahayag ng damdamin ng tao. Ang mga halimbawa, una, gutom na at hapong-hapo na ang tigre. Ikalawa, malumanay at walang ligoy na nagsalita ang kuneho. Nagpapahayag ng damdamin ng tao gamit ang mga salitang naglalarawan. Gutom na gutom at hapong-hapo, malumanay at walang ligoy. Ika-anim, mga patalinghagang pagpapahayag ng damdamin o salubin ng tao. At mga halimbawa, una, tumindig ang aking balahibo nang nakita ko ang malaking ahas. Sa unang halimbawa, gumamit ng salitang tumindig ang aking balahibo. Nangangahulugang itong siya ay natakot. Ikalawa, nasusunog na ang balat ko sa araw. Sa ikalawang halimbawa, nasusunog na ang balat ang ginamit na patalinhagang pahayag. Nangangahulugang ito na siya ay naiinitan o masakit o malanit ang kanyang pakiramdam dahil sa sikat ng araw. Yan mga Lodi, binabati ko kayo dahil batid ko na naunawaan ninyong mabuti ang ating aralin ngayong araw. Kaya palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. At syempre pa, para subukin ang inyong mga husay at natutuhan sa ating aralin ngayong araw, dadako na tayo sa ating pangwakas na pagtataya. Syempre, ang ating panuto, basahing mabuti ang bawat pahayag, isulat ang tamang titik ng pinakatamang sagot sa inyong salang papel. Handa na ba mga mag-aaral sa Filipino 9? Una, Mirna. Halika na, bilisan mo at aalis na tayo. Beth. Hindi na lang ako tutuloy. Mukhang ayaw nyo naman akong kasama. Anong ekspresyon o damdamin ang ipinahayag ni Beth? A. Pagtatampo. B. Pagmamalasakit. C. Paghanga. O titik D. Pagkamahiyain. Kung ang sagot ninyo ay pagtatampo, titik A, tama agad kayo. Ikalawa, Ina. Ang lakas ng ulan at hindi pa nakakauwi ang iyong mga anak. Ama. Oo nga, wala pa namang dalang mga payong ang mga iyon. Anong damdamin ang ipinahayag ng nag-uusap? A. Pagkatuwa. B. Pagsisisi.
C. Pag-aalala o D. Pagkatakot? Anong damdamin ang ipinahayag ng dalawang nag-uusap? Kung ang sagot ninyo ay titik C, pag-aalala, tama na naman kayo. Ikatlo, ilagay sa mga baitang o antas ang mga sumusunod na salita ayon sa tindi ng damdaming ipinahahayag. Una, iyak. Ikalawa, hikbi. Ikatlo, hagulgol. Ikaapat, ngoy-ngoy. Ano kaya ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga salita ayon sa tindi o sidhi ng damdaming ipinahahayag? A. 2-4-1-3. B. 1-2-3-4. C. 4-3-2-1. O titik D. 3-4-1-2. Ano kaya ang tamang pagkakasunod-sunod? Kung ang sagot ninyo ay titik A, 2, hikbi, 4, ngoy-ngoy, 1, iyak, at ikatlo, 3, hagulgol, 2, 4, 1, 3, o titik A, tama kayo. Ikaapat, sa pangungusap na, matagal ko nang dapat sabihin sa iyo na mahal kita. Alin sa sumusunod ang salitang nagpapatindi o nagpapasidhi ng salitang mahal? Ito ba ay titik A, gusto kita? B, type kita? C, crush kita? O titik D, sinasamba kita? Alin kaya sa pamimilian ang nagpapasidhi sa salitang mahal? Kung ang napiling ninyong sagot ay titik D, sinasamba kita. Tumpak, tama ang inyong kasagutan. Dumako tayo sa panglima. Nakapagpatayo si Donna ng malaking bahay mula sa pagtitinda ng gulay. Ang tamang ekspresyon sa pangungusap na ito ay A. Wow! B. Naku po! C. Yehey! O D. Ngek! At sa puntong ito, kung ang sagot ninyo ay titik A, wow! Wow na wow dahil tama na naman ang inyong naging sagot. Binabati kayo ng inyong tutor Ryan sa inyong mahusay at aktibong partisipasyon. Ang huhusay ninyo, mga Lodi! Siyempre pa, kayo'y makatatanggap ng award o tropeyo. Ngayon bilang takdang gawain, panuto, magbasa, makinig o manood ng iba pang mga pabulang gusto ninyo o ibig ninyo. Isulat muli ang pabula at baguhin ang karakter ng isa sa mga tauhan nito. Alam kong kayang-kaya niyong gawin ito, kaya naman sagot mo, i-share mo. I-post lamang sa inyong Facebook account ang inyong sagot at gamitin ang hashtag LodingPinoy, hashtag ItulayLevelUp at hashtag Filipino9. Hihintayin ko ang inyong mga sagot, ha? At matagumpay na ninyong natapos ang araling ito. Tunay na mga Lodi kayo. Pagbati sa lahat ng Grade 9 Filipino. At para sa anumang komento o anumang suggestion, magbigay ng inyong feedback sa link na nakikita ninyo o mag-email lamang sa edtech@deped.gov.ph. Maaari ninyong i-scan ang QR code na ito. At muli, ito ang ating Itulay Online Tutorial. Ako si Tutor Ryan, ang lagi ninyong makakasama at makakatuwang sa pagtuklas ng ating mga aralin sa Filipino 9. Magkita-kita tayong muli sa ating mga learning episodes dito lamang sa
itulay online tutorial at huwag kalilimutang i-like, i-subscribe ang ating EdTech Unit page, gayon din ang ating YouTube account sa DepEd Tayo, DepEd Philippines at EdTech Unit, gayon din ang DepEd TV. Muli, paalam!